Ilang mga pagkaing dapat ninyong iwasan kung tumataas ang inyong mga blood pressure? Marami-rami ito. Halikayo, pag-usapan natin yan. Oh, bago may mga maghurimentado ang marami sa inyo, tapusin po ninyo ang video, magbibigay ako ng mga pagkaing po pwede nyo namang kainin pagkatapos kong sabihin ang mga hindi pwede. Kaya abangan nyo ha. O eto na, ang mga pagkaing dapat ay bawasan ninyo o medyo tanggalin na ninyo sa inyong diet kung kayo po ay na-diagnose ng hypertension. Una, salt or sodium. Meron mga magsasabi dyan na mga kung sino-sino na kinakailangan daw ng sodium sa katawan. Tama naman. Pero sobra nito, pupwede rin pong magpataas ng blood pressure ninyo. Ayon sa American Heart Association, around 2,300 milligrams of sodium per day lamang dapat o mga isang kutsarita lamang sa isang araw. Kaya bawasan ang asin. Pero hindi sinasabing walang-wala dapat ito. Kailangan pa rin po natin in small amounts ang sodium dahil electrolyte pa rin ito. Pero again ha, sinasabi ko po sa inyo, hindi pwedeng sobra-sobra, hindi rin pwedeng sobra-sobrang wala kayo niyan. Pangalawa, yung mga deli meats at mga luncheon meats, bawasan nyo yan dahil maraming sodium yan. Yung isang hotdog o isang frankfurter po pwedeng magbigay sa inyo ng around 500 to 600 milligrams of sodium na. Pangatlo, frozen pizza. Bukod sa mga matataas na sodium level dito, mayaman din po ito sa sugar at sa saturated fats na lig sa pagkakaroon ng problema sa pagpapataas ng blood pressure ninyo. Isa pa, yung sodium levels ng isang 12-inch pepperoni pizza po pwedeng magbigay sa inyo ng around 3,000 milligrams of sodium. Sobra-sobrang taas niyan at sobra-sobra na rin sa allowable daily limit natin na dapat ay around 2,300 milligrams lang. Ang dapat gawin, po pwede na lamang po gumawa ng homemade pizza. Gamit po kayo ng low sodium cheese at gulay bilang toppings. Pang-apat, pickles. Iwasan nyo na rin po ito. Yung mga preserved kasi ng mga ganyan, gumagamit ng maraming salt. At yung isang pickled cucumber, although mayroong makukuha kayong vitamins and minerals, po pwede pong makakuha din kayo ng around 450 milligrams of sodium. Panglima, canned soups. Yung mga ganyan, again, mataas sa sodium. Ang isang canned tomato soup po pwede magbigay ng around 1,100 milligrams of sodium. At ang chicken and vegetable soups naman, na canned, ay po pwede rin pong magbigay ng around 2,000 milligrams of sodium. O diba? So sopas pa lamang, paltong-paldo ka na sa sodium levels mo, kaya huwag nang isama sa grocery list yan. Pang-anim, sugar. Lalo na yung mga simple sugars at mga sweetened beverages, tigilan na po ninyo. Tubig na lamang inumin ninyo dahil yung mga matatamis na yan, nag-i-increase yan ang timbang na nakapagpapataas din ang chance ng pagkakaroon ng mas mataas na blood pressure. Panghuli sa listahan natin, tanggalin na rin ninyo ang mga processed foods na mayaman sa trans and saturated fats. Nag-i-increase na ba ito ng LDL cholesterol o yung bad cholesterol? Link din pareho sa poor heart health yan, kaya tigilan na ninyo. So ang tanong, ano ang dapat kainin? Mas maraming fiber, vitamins and minerals mula sa gulay, sa prutas, sa whole grains, sa fish and poultry, and nuts and seeds and legumes. Ang mga ito ay mayaman sa potassium na nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure. Na-offset din ng potassium ang effects ng sodium, kaya malaki ang tulong niyan. Gumawa na lamang po ng sariling sopas sa bahay para makapag-enjoy kayo ng gusto ninyong sopas. Huwag maglagay ng masyadong maraming asin. Marami na pong pag-aaral ang naisagawa at nagpapakita na ang tamang pagkain ay nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure ng mga taong sumasailalim sa tamang diet. At ayun, mahaba-haba na ito. Sa mga susunod na videos, tatalakay naman po natin kung paano mapababa ang blood pressure naturally. Kung gusto nyo, i-type ninyo ang salitang dash sa comment section. See you next time. Ingat po.